Okay, good morning mga kapatid. So, aftermath ng bagyo Ulysses. So, mapapansin ninyo ngayon, tuloy na ulit ang buhay. Tuloy ulit ang buhay. So, marami na ulit sasakyan. Lumabas na ulit ang mga tao. Okay, so kung mapapansin ninyo, yung aftermath ng bagyo ay medyo malakas din naman dito sa Manila. Once again, ito po yung iniwan ng bagyo. Okay, so napakaraming maliliit na basura. Okay. So yun po, styro na plastic. Ayan po yung nakuha ng mga basura ngayon. Okay. Nagko-concentrate sila dito sa mga ayan po yung mga tinatanggal nila, mga liliit na styro, durog-durog na styro, kahoy, kawayan, plastic. Ayan. So tulong-tulong po ang ating mga DPS para magkaganyan malinis ang Manila. Okay, so katulad ng sabi nila, hindi sila titigil hanggat hindi nila nasilinis ang Manila. So ayan po, pinatutunayan ng mga DPS na nililinis na talaga nila ang Manila. So ngayong araw na to, after ng bagyo, napakaraming basura. Okay, so buti na maliliit lang, maliliit, durog-durog na styro, plastic. Karamihan mo styro, saan ba nanggagaling ang mga styro na yan, di ba? So sana tigilan na yung tatapon ng mga plastic kasi nakakasira talaga. Unang-una, nakakasira sa kagandahan ng Manila Bay. Nakakasira lalo sa environment. Hindi po ba mga kapadyak?
ilang truck na naman kaya ang makukuha rito. Okay, higit sa lahat mga kapadyak, kung mapapansin ninyo ay tuloy pa rin ang buhay. Yun ang panlaban ng mga Pinoy. Okay? So, ano man ang mangyari, ano man ulos ang dumating sa ating buhay, tuloy pa rin ang buhay. So, katulad ngayon, kung mapapansin ninyo, may mga nagtitinda na naman dito. Ayan po, may mga nagtitinda na naman ng mga kung ano-ano. Mga kapatyak, kitang-kita dito sa bike lane ng Rojas Boulevard yung hangganan ng ano, yung hangganan ng alon. Okay, so yung mga basura ay nandito sa bike lane. Okay, so malayo po yung dagat, ayun po, pero hanggang dito sa lugar na to, na mapapansin mo nandito yung mga hinampas na alon. Okay, napakarami po niya. Okay, styroplastic, tinilas na luma, at kung ano-ano pa, kahoy, kawayan, at marami pang iba. Okay? So, yung mga damo at halaman dito ay nagsipag umiba yung kanilang itsura. Okay? Ayan po. Okay. So, ganun talaga ang kalikasan. Yung basura ay hindi sa kanya, sa atin. Kaya ibinalik niya yan dito sa Pampang. Di ba? So, ano man ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo. Di ba? May kasabihan pong ganun. Oo nga. Di ba? So, binalik ng kalikasan, binalik ng dagat yung basura na itinapon. Ano ate, dumami na naman? Grabe no? Kahapon baha nga dyan, di ba? Hanggang dyan ang baha. Hanggang basura na to. Kasi sa amin, wala naman yung basura eh. So baha na. Wala na to. Sa Bataan, Cavite. Dami? Dami, hanggang dyan. Kahit sa Mua, galing ako doon. May barko pa nga doon sa Mua. Napadpad doon. Yan na po, nakayos. Di ba nasa gilid yan? Yan na nga. Nasira tuloy mga halaman natin, oh. Sige. Laban lang. Ayan, so si ate, winawalis niya na kasi sa sobra daw ng basura, sinasabi niya sa akin kung nasaan ang galing. So, alam mo na, sa mga tao din naman yan, ang saan lang, mga basurang tinapon naman. Okay, so sa lakas ng hangin, mga kapatid, sabi ni ate, itong bakal na to ay nakahambalang dito sa gilid. Ngunit sa lakas ng hangin ay nakaya ng hangin na akyat yan dito. Ayan, napakaraming bakal. Ayan, may bakal na nakahalam. Dati itong bakal na to ay nandito sa gilid na yan. Okay, so nandito na tayo sa banda ng Malate. Malate na ito banda na kung saan makikita mo yung dami ng basura na iniampas dito sa gilid. Okay? So ipapakita ko sa inyo yung mga basura. Ayan po sa gilid. Basura natin. Nagaling sa dagat. Napakarami po. So, mara. Oh, napakarami.
Dami niyan, kuya. Saan kaya galing? Ang dami styro. Durog-durog. Nga eh. Sinelas. Plastic. Napapaikutan ng ano na. Mga... Ano eh. Gulungan na ito sila kasi eh. Oo. Oo nga. Mga floater nila. Sobra. Durog-durog. Ayan po. Nasa bike lane po yan. Ayan. So, punong-puno ng tire. Ayan, meron kang malaking floater. Sobra. Mga kapadyap, ang itsura ng Baywalk ngayon ng Manila Bay. Okay? So, tira-tira na ang mga halaman at na dahil na puno ng mga kapadyap. May bola, kinilo, mga kapadyap. Okay, mga kapadyap. So, dito yan mismo sa Manila Baywalk. Okay? So, bike lane. So, mapapansin nyo naman, punong-puno ng basura yung bike lane ngayon. Okay? Yan. Ito ang lilinisin ng DPS ngayon. Siguro, ngayong maghapon, Sabado at Linggo, mauubos naman na nila to. Okay? So, bago dumating siguro ang kasunod na bagyo, huwag naman sana ay malilinis na nila ito. Okay, so tutulong na lang tayo. Okay? Sa pagwawalis o kahit konti man lang. Okay? So ayan po. Ang Manila Bay. Naisip ko lang siguro dahil maraming styro kasi ang Manila Bay napapalibutan ng mga fish pan. Maraming fish pens dito sa Malabon, Cavite, of course, as far as Bataan, may mga fish pens. Ang mga fish pens na to ay minsan gumagamit sila ng mga styro. Dahil importante din yung styro sa kanila bilang mga floater ng kanilang mga nets. Kasi pag hindi nila lalagyan ng styro, mahal. Meron kasing isang floater na pwedeng gamitin pero napakamahal. So bilang nagtitipid sila, siguro kaya styro ang ginagamit nilang floater para dito sa mga to. At hindi masyadong gumastos sa kanilang paglalagay ng floater sa kanilang palaisdaan. Okay? So ayan po, medyo sumikat na ang araw. Salamat Panginoon dahil tumigil na ang bagyo. Ayan, Luzon-wide bagyo sa pagdating ng sunod.
Okay, so ayan po, hindi natin kaya ito. Kailangan tulong-tulong ang mga tao para malinis po ito. Sobra pong dami ng kalat na nandito. Okay, so wala naman ang bago din sa Dolomite. So Dolomite pa rin siya. May mga naglilinis lang pero wala ang nagtatambak. Okay, so white sand pa rin naman siya. Walang pagbabago. Medyo nalagyan lang ng pagbabago. Kung saan humampas yung alon alon na humampas. Okay, so yan po ang pagbabago dito, yan po ang development dito, yan po ang update dito sa lugar na to na Manila. Okay, yan mga kapadyak. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Okay, see you next video. Okay, God bless. Kapadyak, sa mapapansin ninyo, nilalagay na nila dito sa labas yung mga debris na inanod. So napakarami po nito, mga ilang truck na naman kaya ito. Ayan. So basurang itinapon babalik sa'yo. So yan po ang katabihan natin. Ito pa, napakalaking truck, napakalaking ano, kahoy. Naanod din po yan. Parang part ng bangka. Okay, so sa inyo mga kapatyak, so mapapansin naman ninyo, napakarami na hong naipon na debris itong ating mga DPS. So hirap na din sila kasi araw-araw na ho nilang ginagawa ito. Ayan po. Ayan. Okay, yan mga kapadyak. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Okay, see you next video. Okay, God bless.